Banal at mahabaging amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito, sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Sa kabila ng maraming pagsubok at kahirapan, nakarating po kami hanggang sa oras na ito sa pamamagitan ng gabay at tulong ng Panginoon. Sa aming natitirang panahon sa buhay, nawa maialay po namin ang aming sarili sa Panginoon bilang isang buhay na handog. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito para matupad po ang dakilang kalooban mo sa aming buhay. Nawa lumago po kami sa aming pagkakilala sa inyo. Nawa maligtas po yung mga minamahal po namin sa buhay sa pamamagitan ng bawat isa sa amin dito. Kung meron po kaming mga bagay na hindi karapat-dapat, makamundong bagay, makasalibutang plano, alisin po ninyo sa puso at isipan po namin yung mga bagay na hindi karapat-dapat bilang isang Kristiyano. Bigyan niyo rin po kami ng pusong nagpapasalamat sa lahat ng pagpapala na ipinakaloob mo sa amin. Sa umagang ito, mula sa simula hanggang sa katapusan, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Nehemiah chapter 1. Sa lumang tipan po, Nehemiah chapter 1. So, Nehemiah chapter 1, magmula verse 1 hanggang verse 4. Magmula verse 1 hanggang verse 4, magsalitan po tayo, apat na talatang ito. So, ako po muna, Nehemiah chapter 1, verse 1. Ang mga salita ni Nehemias na anak ni Hakalias sa buwan ng Shislev ng 20th taon, samantalang ako ay nasa Susa na siyang kabisera. Sinabi nila sa akin ang mga natirang buhay sa lalawigan na nakatakas sa pagkabihak ay nasa isang malupang kalagayan at kahihiyan. Ang pader ng Jerusalem ay wasak at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. So, magmula verse 5 hanggang verse 11 po, ito po yung panalangin po ni Nehemias sa Diyos. Nung narinig po niya yung mga malupang kalagayan ng Jerusalem. So ngayon po, pag-usapan po natin tungkol kay Nehemias, kung ano po ang nangyari sa panahon po ni Nehemias. So, mga ilang linggo po, pinag-aralan po natin tungkol sa mga pagbagsak ng Jerusalem at pagbangon ng Jerusalem. So, kung paano po sila pinarusahan ng Diyos, tapos kung paano po ipinalik sila ng Diyos sa taktang panahon. Sa lumang tipan, yung si Ezra saka Nehemias, tapos hindi nakasulat dito yung pangalan ng isa pa sa
pero si Zerubbabel. So, tandaan po natin yung talatang tatlong tao, si Zerubbabel, si Ezra, at si Nehemias. So, tandaan po natin yung tatlong pangalan. Sa panahon po ni Zerubbabel, ano po ang nangyari? Anong ginawa po ni Zerubbabel? So, nagtayo po sila ng nagtayo. Ano po yung itinayo po nila? So, nakalimutan po? Templo. Okay? Templo. Yung temple sa Jerusalem. Okay? Tapos sa panahon po ni Ezra, so ano po yung ginawa nila? Ano po yung nangyari sa panahon po ni Ezra? So, nagkaroon po ng reformation. So, pandaigdig pagsisisi. So, ano po yung kasalanan po nila? Ano po yung kasalanan po ng mga Hudyo nung tumira po sila sa Babylonia sa loob ng 70 years? So, nag-asawa po sila sa mga ibang hentil. Okay. Halo. So, nahalo po yung lahi ng Israel sa kayong mga Gentiles. Kaya, meron po tayong lesson po dito. Yung Israel po ay simbolo ng Christian. Israel, saka yung mga Gentil, ibang lahi, ay simbolo ng mga unbelievers. Kaya, yung pakikisama sa pagitan ng believers and unbelievers ay hindi pwede. Kagaya ng ilaw at kadiliman. Hindi pwede makikisama po yung ilaw, liwanag at kadiliman. Ganun din po, isang ligtas na tao sa kayong mga isang tao na hindi ligtas na hindi pwede makikipagsama. So, ano pong ibig sabihin? So, pwede magkaibigan. Pwede magkaibigan, pero hindi pwede mag-asawa. Mag-asawa sa unbelievers, isang Kristiyano. So, nung bumalik po sila sa Jerusalem, yung Zerubbabel po yung unang pagbalik. Zerubbabel. So, susulat ko po dito. Saglit. Ito po yung tinagtawak na first return. Okay? First return. So, led by Zerubbabel. So, ang ginawa po ng Zerubbabel ay nagtayo ng temple. Okay? So, temple of Jerusalem. So, pangalawang return ay BC 458. So, ito po yung pangalawang return. Sino po? Ezra. Okay. Kaya sa panahon po ni Ezra, nagkaroon po sila ng repentance. So, sinaway po sila ni Ezra kung ano po yung kasalanan nila. Yung pinakakasalanan po nila ay nag-asawa po sila sa ibang mga lahi. Kaya, sumamba sila sa ibang mga Diyosan. Okay. Tapos, after 14 years, BC 444, ito po yung third return, pangatlong balik sa Jerusalem. Ito po, so, Nehemiah. So, ano po yung nangyari sa panahon po ni Nehemiah? So, city rebuilt. Okay? City or war. Okay, father. Dito, temple. Tapos dito, repentance. Tapos dito, yung mga city ng Jerusalem. Yung father ng Jerusalem ay naitayo na po.
So, tingnan po natin sa Nehemiah chapter 1. Ang mga salita ni Nehemiah na anak ni verse 2, si Hanani, isa sa aking mga kapatid, ay dumating na kasama ang ilang lalaki mula sa Juda. Tinanong ko sila tungkol sa mga Hudyo na natirang buhay, na nakatakas sa pakabihag at tungkol sa Jerusalem. So, nung tinanong po ni Nehemias, sila galing sa mga Juda, nasaan na po si Nehemias ngayon? So, nasa Babylonia pa. So, nasa Babylonia pa si Nehemias. Kaya, nung dumating na po sa kanya, yung mga ilang lalaki, mula saan po? Mula sa Juda, mula sa Israel. So, gusto po malaman ni Nehemias kung kamusta po yung kanyang mga kababayan. Kamusta yung mga kababayan ko? So, natirang buhay, nakatakas sa pakabihak at tungkol sa Jerusalem. Verse 3, sinabi nila sa akin ang mga natirang buhay sa lalawigan na nakatakas sa pakabihak ay nasa isang malupang kalagayan at kahihiyan. Maganda po ba yung sitwasyon nila o mahirap? Mahirap. Mahirap. So, yung mga bumalik sa panahon po ni Zerubbabel ay almost 50,000, tapos yung pangalawang balik ay 1,778, nakasala sa Biblia. So, galing po sila sa Babylonia. So, unang mga isang grupo, almost 50,000 ay bumalik. Tapos sa panahon po ni Zerubbabel, tapos sa panahon po ni Ezra, bumalik po yung mga almost 1,800. Pero yung kanilang sitwasyon ay mahirap. Dahil kahit nandyan na po yung temple, meron na temple. Okay. Pero wala pang mga pader, wala pang mga city. Kaya kawawa po yung kanilang sitwasyon. Sa isang bahay po, di ba, pag magtayo po kayo ng bahay, so, sa, ano po yung kailangan para hindi pumasok yung aso? Oh? Bakot, di ba? Kailangan po yung bakot, bakuran. Kung walang bakuran, pumapasok yung mga hayop, aso, minsan yung tao, pumapasok. Okay. Kaya pag mayroon po, kapag nagtayo ng bahay, so, itinatayo po yung mga bakuran. Okay. Yun po yung protection. Okay. Pag nasira po yung bakot, doon po pumapasok yung mga hayop, minsan mga nakaw pumapasok. Dito po sa harap po natin ng retreat center, 'di ba may barbed wire, right side, left side. Okay? So, yung barbed wire sa harapan po ay inayos na. Pero nung nasira na po yung barbed wire, alam niyo po ba kung ano nangyari? So, maraming mga hayop pumapasok, yung tao pumapasok. So, dito po sa left side, kailangan din po ayusin. Hindi pa ayos. Doon po pumapasok po yung mga kambing, mga manok. So, kailangan napakahalag po yung mga bakod sa buhay po natin. Ganun din po sa ating Christian living. Kung hindi po maayos yung mga bakod sa ating Christian living, ano po yung pumapasok sa buhay natin? Yung mga kasalanan pumapasok, yung makamundong makasalibutang bagay ay pumapasok, yung tukso ng salibutan. So yung temptation pumapasok, kaya kailangan po natin ilagay yung bakot. Pero dito po, nasira. Okay? Nasira po yung bakot. Kaya,
sabi po ni ito po yung puso po ni Nehemias po ay malungkot. Verse 3. Ang padre ng Jerusalem ay wasak at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. Okay. So, padre ng Jerusalem. Sa panahon po nila, kapag may isang city, sa gilid po ay may pader. May pader. Meron pong isang main gate, papasok sa city. Okay. Tapos yung buong lungsod po ay may pader. So yun po yung protection wall para hindi pumapasok po yung mga kaaway, ibang mga tao. Kaya main gate lang po, kaya paglubok ng yung araw, so ika-close yung main gate. Pag-close na po yung main gate, so hindi pwede makapasok, hindi pwede makalabas. Kaya security po yan, security. Pero wasak na po yung pader. Yung mga pinto ay nasunok na ng apoy. Ito po yung nangyari sa ito po yung nangyari, so 70 years before. Okay? Noong nawasak po sila ng Babylonia. Kaya verse 4, basahin din po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang marinig ko ang mga salitang ito, ako ay umupo, umiyak, at tumangis ng ilang araw. Ay ako ay nagpatuloy sa pag-aayuno at panalangin sa harapan ng Diyos ng langit. Bilang isang kababayan, nung narinig po ito ni Nehemias, so, nalungkot po si Nehemias. So, halimbawa po, okay, kapag may sakit sa pamilya ninyo, kamusta po yung puso? Kapag may problema, kapag nahirapan po yung anak mo, kapag dumadaan sila sa matinding pagsubok, so, nahirapan, may problema, kung ganun po, ano po yung puso ng pamilya? O magulang, o kapatid. So, mahirap. Parang umiiyak din kayo. Nakikiramay po kayo sa kanilang kahirapan o kalungkutan. Umiiyak kayo. Lalo na sa ibang bansa, yung mga pamilya mo na nasa ibang bansa, may sakit. Pag nakita mo, yung mga sakit, yung mukha, payat. May video call po tayo, di ba? Pag nakita mo no yung payat na katawan nila dahil sakit, puyat, pagod, ano po yung naramdaman? Nadurog. Nadudurog yung puso mo. Umiiyak ka. Parang gusto mo pumunta sa kanila so, para mag-alaga. Ganun po yung puso ni Jeremias. Pero yung lungkot po ni Jeremias po ay may lesson po sa atin. Okay? Yung lungkot po ni Nehemias po, lungkot po ni Nehemias po ay patungkol sa physical na sitwasyon nila. Physical na sitwasyon. Okay? Pero yung lungkot po natin ay patungkol saan po? Patungkol sa kanilang physical na problema? Hindi po. Yung lungkot po natin ay patungkol po sa kanilang spiritual situation. Saan po sila patungo ngayon? Yung mga mahal po natin sa buhay, saan sila patungo? Sa impyerno. Okay? Kapag nakikita po natin yung kanilang spiritual na condition, spiritual na situation, okay, na patungo sa kapahamakan. Okay? Ano po yung puso po natin? Masaya? Hindi po. Malungkot po tayo, malungkot. Umuupo, parang umiiyak, gusto po natin umiiyak, at tumangis. Okay. Hindi pwede masaya. Hindi pwede sumayaw. Dahil nakikita po natin yung kanilang spiritual
condition. Mapapahamak po sila sa impyerno kung ganito po yung buhay nila, kung ganito po sila mamamatay. Kaya yung lungkot po ni Nehemias po, ilang araw, umupo siya, umiiyak, tumangis ng ilang araw. So, yung lungkot po ni Nehemias po ay kailangan din po natin, kailangan din po natin para sa mga mahal po natin sa buhay. Okay. May question po tayo dito. Saan po tayo nagagalak? Saan po tayo umiiyak ngayon? Bilang isang Kristiyano, dati po, umiiyak po tayo sa mga financial problema, sa mga sakit sa katawan, sa mga pagsubok sa buhay. Doon po tayo umiiyak. Pero bilang isang Kristiyano po, yung ating luha, yung ating pag-iiyak, ay para sa kanilang kaligtasan. Salvation. So from verse 5, babasahin ko po. Ito po yung panalangin po ni Nehemias. Aking sinabi, O Panginoong Diyos ng langit, ang dakila at kasindak-sindak ng Diyos na nag-aingat ng tipan at ng tapat na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya na nag-ingat ng Kanyang mga utos. Verse 6 po, makinig ka sana ngayon at imulat ang inyong mga mata upang makinig sa dalangin ng inyong lingkod na aking itinadalangin ngayon sa harapan mo, sa harap mo araw at gabi para sa mga anak ni Israel na inyong mga lingkod. Aking ipinahahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming nagawa laban sa iyo, ako at ang aking sambahayan ay nakasala. Nakasala kami. Okay. Repentance. Okay. Repentance. May tatlong step sa ating prayer. Yung sana po sa ating prayer, isama po natin yung tatlong ito. So, madalas po, ano po yung sinasabi po natin sa ating prayer? Request. Halos lahat ng ating prayer ay puro hingi. Request. Okay? Pero mas mahalaga, pero mauna po tayo sa ating prayer, repentance muna. Huwag po tayo skip repentance. Okay? Bago mag-pray po tayo sa Diyos, bago humarap po tayo sa Diyos, kailangan po natin suliin yung ating sarili. Kailangan check-in po yung ating sarili kung kamusta ba yung aking puso? May tagong kasalanan ba? Okay. O meron ba akong bagay na hindi karapat-dapat bilang isang Kristiyano? Naramdaman po natin ito. Lahat po ng mga Kristiyano po, meron po tayong sensor. Sensitive po tayo sa kasalanan. Dahil po sa pakilos ng banal na Espiritu, meron po tayong Holy Spirit. Lahat po ng mga taong ligtas may Holy Spirit. Kaya pag pumasok po sa ating buhay, yung kasalanan, kahit malaki o maliit, napapansin po ito agad. Napapansin. Okay. Pag kumain tayo ng pagkain sira, napapansin po ninyo o hindi? Pag sirang pagkain pumasok sa bibig, napapansin? Napapansin. Agad. Sira.
hindi pwede ipasok. Ganun din po, pagpumasok po sa puso po natin, yung mga kasalanan, ito po yung napapansin agad. Yun po yung pakilos na Holy Spirit. Banal na Espiritu po siya. Kaya isang Kristiyano po, sa tingin nyo, madali po ba makapagsinungalin isang Kristiyano o mahirap? Mahirap. Kaya kung isang Kristiyano ay, nasasabing Kristiyano ay nagsisinungalin minsan-minsan, may Christian po tayo sa kaligtasan niya. So, hindi pwede. Dahil may Holy Spirit po sa buhay, sa puso po natin. So, patungkol sa mga, yung kasalanan po natin ginagawa araw-araw, nagawang kasalanan ay kailangan po natin paksisihan muna. Kailangan sabihin natin sorry sa Diyos. Sorry. Kung walang repentance, walang changes sa buhay. Bakit walang changes sa buhay po natin? Dahil walang repentance. Puro ito lang, prayer request. Pero walang repentance sa kanilang prayer, sa kanilang Christian living. Kaya walang changes. Ayaw ng Diyos pakinggan ganitong prayer. Ano pa po kailangan sa ating prayer? Thanksgiving. Sa mga bagay, meron po tayong maraming bagay na ipinakaloob ng Diyos sa atin. Kahit may kulang po tayo, so minsan, so sinasabi ko ito sa inyo, di ba? Itong tubig. Itong baso. May kulang ito, kulang. So maraming Kristiyano po ay binabanggit po nila yung kulang ito sa Diyos. Panginoon, kulang ito, kulang sana meron. Pero ano po yung kalimutan po nila? Nakalimutan po nila na magpasalamat sa mga bagay na meron sa kanila. Maraming bagay na meron. Meron na maraming bagay na ipinakaloob ng Diyos. Dito muna magpasalamat tayo. Dito muna. Sa mga bagay na ipinakaloob ng Diyos sa akin. Salamat muna. Bago pa humingi. So, sa itong tatlong bagay, ano po yung first step? Ito po yung first step. Tapos, ito po ay second step, ito po ay third step. Request ay mag-repent, magsisimula, magpasalamat muna. Tapos, humingi tayo sa Diyos. Ganun din po sa ating prayer sa evangelism prayer. Sana maligtas yung pamilya. Prayer lang, prayer. Sana maligtas yung mga pamilya. Anak ko na hindi pa ligtas. So, chine-check po ng Diyos yung ating prayer. Kung gaano ka-timetim. Diba, si Nehemias, ano po yung prayer niya? Umiiyak siya. Tumatangis po siya. Okay? Ayaw niya kumakain. Parang walang gana sa pakain. Nag-aayuno. Nag-aayuno, anong ibig sabihin? Walang gana sa pagkain. So, ganun ka-taimtim po yung kanyang prayer. Ganun ka-taimtim po yung kanyang prayer. Walang gana sa pagkain. Okay. Tinitingnan po ng Diyos yung ating prayer, kung gaano ka-taimtim yung ating prayer. Kung mayroon po tayong kasamang kasalanan, pwede ba dalhin po natin yung ating prayer sa Diyos? Panginoon, pakinggan mo, sagutin mo yung prayer ko. Pero kung may kasamang kasalanan, pwede ba ito? So, ayaw ng Diyos makinig. Ayaw ng Diyos pakinggan ganong prayer na may kasamang kasalanan.
kailangan po natin check-in yung ating prayer. Kung okay ba yung prayer ko sa harapan ng Diyos. So, yung unang sinabi ni Nehemiah, ako at ang aking kasambahayan ay nakasala. Sinabi niya, ako din nakasala, hindi lamang sila. Ako din nakasala. Ako at ang aking sambahayan ay nakasala. Verse 11. O Panginoon, pakinggan mo nawa ang panalangin ng inyong lingkod na nalulugot na igalang ang inyong pangalan. Pagtagumpain mo ngayon ang inyong lingkod, pagkalooban mo siya ng kaawaan sa paningin ng lalaking ito. Noon, tagapagdala ako ng kupa ng hari. Chapter 2, Nehemiah chapter 2, sa buwan ng Nisan ng 20th taon ng Artaxerxes na hari, samantalang meron alak sa harapan niya, kinuha ko ang alak at ibinigay ko sa hari. Hindi pa ako naging malungkot na gayon sa kanyang harapan. Verse 2. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi ng hari sa akin, bakit malungkot ang inyong mukha? Samantalang wala ka naman sakit. Ito ay walang iba kundi kalungkutan ng puso. Nang makakayon, lupang akong natakot. Verse 3, babasahin ko, sinabi ko sa hari, mabuhay ang hari magpakailanman, bakit hindi malulungkot ang aking mukha? Gayon, ang lunsod, ang lugar ng mga libingan ng aking mga ninuno ay giba at ang mga pintuhan nito ay naputok ng apoy. Bakit nalungkot ang inyong mukha? Napansin po ito ng hari ng Babylonia. Bakit malungkot ka? Okay? Napansin po ito ng hari. Wala ka naman sakit. Okay? May lungkot sa puso mo. May lungkot sa puso. Kaya doon po, sinabi po ni Nehemias yung kanyang prayer, yung kanyang kahilingan. Sana ganito yung mga kalagayan ng kababayan ko. Nahirapan sila. Nasa malupang sitwasyon sila. Giba na yung pader ng Jerusalem, yung mga pinto sa lunsod ay nasunok na, kawawa naman yung kababayan ko, sana tutulungan ko sila. So, payagan mo na umuwi ako sa Israel. Ito po yung mga healing po ni Nehemias. Verse 4, nang makagayon, sinabi ng hari sa akin, ano ang inyong kahilingan? Kaya't ako ay nanalangin sa Diyos ng langit. Sinabi ko sa hari, kung ikakalugot ng hari at kung ang inyong lingkod ay nakatakpo ng biyaya sa inyong paningin, suguin mo ako sa Juda, sa lunsod ng libingan ng aking mga ninuno upang aking muling maitayo nito. Okay. Ito po yung prayer niya. Sana bumalik ako sa Juda upang maitayo muli ang city. Ano po yung hangarin po natin? Meron po ba tayong ganitong hangarin? Okay. Meron po ba tayo? Ano po yung mga
plano mo, plano po natin sa buhay. Ano po yung mga hangarin po natin? Si Nehemias po, so meron po siyang isang lungkot sa puso, lungkot. Mula nung narinig po niya yung kalagayan ng kanyang kababayan sa Jerusalem, hindi masarap yung tulog, hindi masarap yung pagkain. So, walang saya sa mga, di ba, mataas yung position po ni Nehemias. Ano po yung position niya? So, chapter 1, verse 11, tagapagdala ako ng kupa ng hari. Okay? So, ito po yung trabaho ni Nehemias. Tagapagdala ako ng kupa ng hari. So, king's cup bearer. King's cup bearer. Ano po yung trabaho? Yung kupa ng mga inumin, yun po yung dinadala po niya at ibinibigay sa hari. Okay. Yun po yung trabaho. Kaya katabi po siya ng hari. Cup bearer. So, di ba sa wedding po natin, meron pong mga Bible bearer, may mga ring bearer, di ba? Sa panahon po nila, meron pong mga cup bearer. Yun po yung pinaka katiwala ng hari. Dahil, baka may laso niyan. Kaya sa panahon po nila, minsan, nilagay po nila yung laso sa kupa ng inumin para patayin yung hari. Kaya bago po uminom yung hari ng inumin, yung cup bearer, siya po yung chine-check muna. Cup bearer. Chine-check po ng cup bearer, yung mga inumin, iinumin ng hari, tapos ibinibigay sa hari. Kaya, sa ating panahon po, di ba may president po tayo, yung cup bearer po ay pinaka malapit sa president. Okay. Malapit. May tiwala po yung president, may tiwala po yung hari sa cupbearer. Kasi po, kung masama po yung plano niya, pwede ilagay yung lason doon para patayin yung hari. Kaya hindi po basta-basta ginagawang cupbearer yung mga tao. Ganun kataas po yung position niya, parang walang kulang. May pera siya, may kapangyarihan siya. Pwede po siyang mag-enjoy doon sa Babylonia. Wala pong problema, meron po siyang pera, may position po siya, pwede po siyang mag-enjoy. Pwede mag-enjoy sa magandang buhay, masarap na buhay sa Babylonia. Pero yung puso po ni Nehemia, nasana po? Doon sa Babylonia? Doon sa mga maginhawang buhay sa Babylonia? Hindi po. Yung puso po ni Nehemias po ay nandoon na sa Jerusalem. Nandoon na. Pag tumingin po siya kanyang buhay sa Babylonia, masaya, walang kulang. Pero bakit may lungkot po siya? Dahil yung puso po niya ay nandoon na sa Jerusalem. Mahirap na sitwasyon ng kababayan niya doon sa Jerusalem. Iba na yung pate, nasunog na yung mga pinto. Kaya malungkot po siya. Nasana po yung ating puso. Nasana po yung ating puso. Okay. Nasa salibutan pa din? Nasa salibutan, nasa mundo pa din po yung ating puso? Yung layunin po ng ating, yung buhay po natin ay para lamang sa mga pag-aaral, trabaho, at mga bata lang? Bata po ba yung layunin ng buhay mo, bata? Yung oras po natin, yung mga pera po natin, puro mapupunta sa mga makamundong bagay. Kung ganun po, nasa mundo yung puso mo. Nasa mundo. Si Nehemias po, yung puso niya po ay nasa Jerusalem. Dapat ganun din po yung Kristiyano, yung puso po natin ay dapat nasa langit na. Nasa langit. Kaya sa ating buhay ngayon ay para isasama po yung mga mahal po natin sa buhay sa langit. Sino kaya isasama ko sa langit? Okay. Anong gagawin ko para isama po sila sa langit? May lungkot po tayo. Kung ako lang iniisip, masaya, pero
pag inisip po natin yung mga mahal ko sa buhay, may lungkot. May lungkot. So, verse 8. Chapter 2, verse 8. At isang sulat para kay Asap na tagapag-ingat ng gubat ng hari upang bigyan niya ako ng mga troso upang gawin mga biga sa mga pintuhan ng kuta ng templo at para sa padre ng lunsod at sa bahay ng aking papasukan. Ipinakaloob sa akin ng hari ang aking hiniling sapagkat ang mabuting kamay ng aking Diyos ay nasa akin. Pumayak na yung hari. Sige, pumunta ka sa Jerusalem. Magtayo ka ng templo para sa inyong kababayan. Yung hari po ito ay hindi po siya Hudyo, Gentile po siya. Pero kumilos po ang Diyos. Kumilos po ang Diyos doon sa puso ng hari, kaya pumayak po siya. Sige, pwede ka po umuwi. Magtayo ka ng Father para sa Jerusalem. Kaya yun po yung storya po dito sa Nehemias. Okay. From chapter 1. Kahit may problema po, so may harang sa kanilang trabaho. Chapter 4. Chapter 4, verse 1. Nang mabalitaan ni Sambalat na aming itinatayo ang pader, siya ay nagalit, labis na napuot, at kang kanyang itinuya ang mga Hudyo. So, may persecution, may hadlang. Hindi po madaling mangyayari po yun. Yung prayer po natin ay hindi po madaling mangyari. Sana maligtas yung pamilya mo. Madaling mangyayari po yun? Hindi po madaling mangyari. Kailangan lumanap po yung kailangan luha, kailangan pawis, kailangan minsan dugo. Sacrifice. Kailangan po yung sacrifice. May kaaway po tayo sa mundong ito, sa ating Christian living. May kaaway. Hindi lamang Diyos kumikilos sa buhay natin. Pati si Satanas kumikilos. Ginagamit po si Satanas maraming problema. Pati yung salibutan, yung kaaway natin, pati yung sarili. Sarili, yung pangnanasa ng laman. Sinasabi po natin, mahina ako. Marami po tayong mga weakness. May kahinaan po tayo. Yun po yung mga kalaban po natin. Iba-dibang uri ng mga pangnanasa ng laman. So, yung mga struggle po natin, hindi po madaling gawin. Katulad po dito, kaya dito po, yung si Sambalat, nung mabalitaan po siya, niya, na itinatayo yung pader sa Jerusalem, nagalit siya, labis na napuot, so, tinuya ang mga Hudyo. Okay? Tawa. Diba minsan pinagtatawanan po tayo ng kaibigan mo, ay pastor ka na. Pag nakita po nila yung mga holy, kapag nakita po nila na hindi na po tayo sumasama sa kanilang ginagawa, yung unang reaction po nila ay persecution. Tapos
Pamatawa po sila. Anong nangyari sa iyo? Bakit nabago na po yung posting mo sa Facebook? Dati puro ano lang, baka mundong posting lang. Okay? Puro selfie, dati selfie. Okay? Selfie, masarap pakain, puro pakain lang yung posting dati. Sarap na pakain, yung mga magandang masyasyalan, mga selfie, sayaw. Okay? Pero pag binago na po yung mga posting mo, anong sasabihin po? Anong sinasabi nila sa inyo? Anong nangyari? Magiging pastor ka ba? Oh? Normal po yan, normal. Normal. Kailangan po natin ipakita sa kanila kung sino kayo. Kailangan po natin ipakita sa salibutan kung sino ako. Hindi na ako taga-salibutan. Taga-langit ako. Okay? Ibang lahi na ako. Kung ibang lahi na, dapat iba din po yung lingwahe. So, tingnan po natin sa Ezra. Nehemiah. Chapter 13, verse 23. Nang mga araw din yun ay nakita ko ang mga Hudyo na nag-asawa ng mga babaeng taga Asdod, Ammon at Moab. At kalahati sa kanilang mga anak ay nagsasalita ng wikang Asdod at hindi sila makapagsalita ng wika ng Huda, kundi ayon sa wika ng bawat bayan. 25, ako ay nakipagtalo sa kanila, sinumpa ko sila, sinaktan ko ang iba sa kanila. So, medyo grabe po yung galit ni Nehemias. Nung nakita po ni Nehemias na yung mga Israelita ay nag-aasawa sa ibang mga Gentile, kaya hindi sila marunong magwika ng Hudyo. Yung bata at anak po nila, hindi marunong magsalita ng wika ng Hudyo, Huda. Yung mga foreign language lang, foreign language. Meron po tayong Christian language. Kung hindi tayo marunong magsalita ng wika ng Christian, okay? Kung hindi po tayo sanay sa Bible, words of God. Yung words of God, Bible po yung mga wika po natin, wika. Words of God. Dapat sanay po tayo sa Bible, ito po yung mga language po natin, Christian language. Kailangan magbasa po tayo ng Bible. Old Testament, New Testament, 66 books. Kailangan po natin sanay. Tapos yung ating pananalita ay kailangan po unti-unti magbago. Bawasan po yung joke. Okay? Bawasan po yung mga makamundong salita. Okay? Yung mga judgmental mga remark, bawasan din po natin. Meron po tayong wika ng Christian. Pero sila po, nag-asawa po sila sa ibang mga lahi, kaya hindi makapagsalita sa wika ng Juda. Verse 25. Ako ay nakipagtalo sa kanila, sinumpa ko sila, sinaktan ko ang iba sa kanila, sinabunutan ko sila at pinasumpa ko sila sa pangalan ng Diyos. Sinasabi, huwag ninyong ibibigay ang inyong mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki, nikukunin man ang kanilang mga anak na babae para sa inyong mga anak na lalaki o para sa inyong mga sarili. 26 po. So, pwede po natin itong basahin. 3, 2, 1. Hindi ba nakasala si Solomon na hari ng Israel dahil sa gayang mga babae? Sa gitna ng maraming bansa ay walang hari gaya niya. At siya ay minahal ng kanyang Diyos at ginawa siya ng Diyos na hari sa buong Israel. Gayon may,
ipinunsot siya ng pagkakasala ng babaeng banyaga. Ano po yung kasalanan po ni Solomon? So, umuha po siya ng mga asawa sa ibang mga lahi, sa ibang mga Gentile. So, 1,000 na asawa. Okay. Kumuha po siya ng kanyang asawa sa ibang mga Gentile, ibang lahi. Kaya, yung mga Jews-Jewsan po nila ay isinamba din po ni Solomon nung matanda na siya. Sabi po dito, ibinunsot siya na sa pagkakasala ng mga babaeng banyaga. Ano pong meaning banyaga? So, yung pagano, ibang lahi, banyaga. Yung Christian po, hindi pwede makipagpamatok sa mga unbelievers. Okay? Yung pagano po meaning, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ano po yung Diyos-Diyosan ng mga unbelievers? Ano po yung Diyos-Diyosan ng mga unbelievers? Siyempre yung mga nakikitang ribulto, Diyos-Diyosan. Pero sa ating panahon po, ano po yung Diyos-Diyosan po nila ng unbelievers? Pera, yung magandang buhay dito sa lupa. Okay? Mga trabaho lang, hanap buhay lang. Yun po yung Diyos-Diyosan po nila. Diyos-Diyosan. Kaya maapektado po kayo ng ganong mga bagay. Kapag meron po kayong ganong relation sa unbelievers. Kaya balik po tayo sa Nehemias. Chapter 4, verse 9. Nehemias, chapter 4, verse 9. Kami ay nanalangin sa aming Diyos at naglagay ng bantay laban sa kanila sa araw at gabi. So, prayer, okay? At the same time, nagpantay. Kailangan po yung bantay. So, ano po yung kailangan ba mabantayan? So, mayroon dapat may pader. Okay? Dapat may bakot, bakuran. Kumikilos po. Tandaan po natin lagi, kumikilos po ang kalaban po natin. Kumikilos. Sino po yung mga kalaban? Kaaway po natin, kalaban po natin. Meron kumikilos po lagi yung kalaban. Persecution at temptation. Verse 12. Nang dumating ang mga Hudyo na naninirahan kasama nila, sinabi nila sa amin ng 10 ulit, mula sa lahat ng mga lugar na kanilang tinitirahan, sila ay aawon laban sa atin. So, matindi po yung persecution. Verse 14 po. Ito po yung mga pinaka-encouraging message ni Nehemiah. Kasi pag humara po sila sa persecution, natatakot po sila, di ba? Takot. Kapag nakikita po nita yung mga problema, galit sila, galit ng mga magulang. Okay? Sa daming mga project sa school, so patong-patong na trabaho, natatakot po, natatakot. So doon po, kailangan din po natin yung mga encourage galing sa Diyos. Verse 14, basahin po natin ito. 3, 2, 1. Ako'y tumayo at sinabi sa mga mahalika at sa mga pinuno at sa iba pang tagabayan. Huwag kayong matakot sa kanila. Inyong alalahanin ang Panginoon na dakila at kasindak-sindak at ipaglaban ninyo ang inyong mga kapatid
ang inyong mga anak na lalaki at babae, ang inyong mga asawa, at inyong mga tahanan. Kaya, chapter 17, kaya isang kamay, hawak, okay, may trabaho. Sa kabilang kamay, may sangkata. Ito po yung dalawa po kailangan. Ano po? Sa isang kamay, parang ang bawat isa gumagawa sa pamamagitan ng isang kamay habang ang isang naman may hawak na sandata. So, isang kamay, trabaho. Kabilang kamay, sandata. Ano po yung sandata po natin? Words of God. Sword. Words of God. Kung walang words of God, talo po tayo sa kalaban. Puro trabaho lang, trabaho. Kung walang sandata, so matatalo po tayo. Ito pong dalawa po ay kailangan po natin para magtagumpay po tayo sa gawain ng Diyos. So, chapter 6, verse 15, Nehemiah chapter 6, verse 15, sa gayoy natapos ang pader sa 25 araw ng buwan ng Elul, sa loob ng 52 araw. So, 52 days. Yung temple po, templo, Zerubbabel temple po ay natapos sa loob ng 4 na taon. Medyo matagal po, 4 years. Pero yung father ay 42 days lang. 42 days. So, natapos na. Kaya, so, kompleto na po yung temple. So, umay tayo na, temple. Tapos, yung Ezra, reform. Baguhin, mga changes, reform. Mga dating ginagawa ay hindi na po pwede tuloy-tuloy. Reform, kailangan bagong porma. Okay? Reformation, nangyari sa panahon po ni Ezra. Tapos, yung finally, yung war, father, ay naitayo na. Father. Kaya, sa kabila ng mga maraming pag-uusik, mga hadlangan. So, dahil doon po sa puso ni Nehemias po, si Nehemias po, bakit hindi po siya sumuko agad? Minsan, di ba, sumusuko po tayo agad. Kapag may konting problema, suko tayo. Give up tayo. Pero si Nehemias po, hindi po siya madaling sumuko. So, expected, inaasahan na marami pang mga pagsubok, maraming mga pag-uusik ay darating pa. Expected. Hindi po bigla. Akala ba natin na walang persecution sa ating Christian living? Hindi po. So, Hintayin po natin na maraming mga pagsubok, maraming mga persecution, pag-uusig, o tukso ng salibutan ay darating. Dumarating ngayon ay darating pa marami. Yun po yung mga isipin po natin. Ang mahalaga po ay puso po ninyo, puso po natin. Okay? Sumusuko ba agad sa mga pagsubok o problema o
tuloy-tuloy po tayo. Anong difference doon sa dalawang Christian? Yung puso po ni Nehemias po, ganoon po siyang isang time team na hangarin. Kahit anong mangyari. Okay? Kahit anong mangyari, tuloy-tuloy. Tatapusin ko itong mission. Tatapusin ko. Kahit anong darating sa akin, kahit anong uri ng pagsubo o persecution, normal yung normal. So, expected ko yan, normal. Tumarating sa akin, welcome. Sige, welcome. I'm waiting. Welcome. Kahit ganun, tatapusin ko yung mission ko ito. Okay. Kahit mamatay ako. Handa akong mamatay. Sa lahat ng mission, kailangan po ganitong mga dedication o commitment. Okay. Kung meron po tayong dedication o commitment sa ating ministry, so dapat tuloy-tuloy, consistent, tuloy-tuloy. Kapag tuloy-tuloy po tayo sa ating ministry, matutupad po yun sa tulong ng Diyos. Karamihan po ng mga ministry ay hindi po natutupad dahil on the way, sumusuko sila agad, sumusuko. Kung hindi sila sumusuko, okay, matutupad po yun. Yun po yung promise ng Diyos. Okay. From chapter 8, Nehemiah chapter 8. So, Ezra ulit. From chapter 8, nakita po natin ulit yung teaching o reform ni Ezra, chapter 8. Verse 1, magmula verse mababasahin ko po ilang talata. Ang buong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao sa liwasang bayan na nasa harapan ng pintuang tubig. Kanilang sinabi kay Ezra na eskriba na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon sa Israel. Dinala ng paring si Ezra ang aklat ng kautusan sa harapan ng kapulungan ng mga lalaki at mga babae sa lahat na makakarinig na may pangunawa ng unang araw ng ikapitong buwan. Verse 3, siya'y bumasa mula doon sa harapan ng liwasan na nasa harapan ng pintuang tubig mula sa madaling araw hanggang sa kalahating katanghaliang tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae at ng mga nakakaunawa. Ang mga pandinig ng buong bayan ay nakatuon sa pakikinig sa aklat ng kautusan. So, si Ezra po ay nagturo. Si Ezra po ay nang-aral ng salita ng Diyos mula sa aklat ni Moises. Lahat po ng mga salita na may nakakaunawa, understanding. So, nagtipon, nakinig. Nagtipon, sila nakinig mula madaling araw hanggang tanghali. Okay. Mga ilang hours. Okay. Magmula madaling araw hanggang lunch time. Tuloy-tuloy nakinig. Ano po ang nangyari sa kanila? Verse 8. Kaya sila ay bumasa mula sa aklat sa kautusan ng Diyos na may pagkahulugan. Kanilang ibinigay ang diwa, kaya't naunawaan ng mga tao ang binasa. Si Nehemias na tagapamahala at pare at eskriba si Ezra
At ang mga Levita na nagturo sa bayan ay nagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon niyong Diyos. Huwag kayong tumingas ni umiyak man sapagkat ang buong bayan ay umiyak nang kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. Yung buong bayan, anong ginawa nila? Noong narinig po nila at naunawaan, mahalaga po ito, maunawaan. Okay? Ito po yung napaka-importante, yung salita ng Diyos ay dumating sa akin. Yung salita ng Diyos ng lumikha sa mundong ito. Okay. Nakikinig po, anong salita ay narinig po natin? Salita ng tao? Hindi po, salita ng Diyos. Dapat ganito po yung ating puso. Kailangan po natin seryoso sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Okay. Mula nung madaling araw hanggang tanghali, nakinig po sila na naunawan po nila yung salita ng Diyos. Pumasok na sa ating, sa kanilang isip at puso ang salita ng Diyos. Pumatak na, pumatak. Ito po yung blessing. Blessing talaga. Na-touch po sila ng words of God, umiyak. Umiyak. Kaya minsan, di ba, habang nakikinig po tayo ng words of God, so may experience po tayo na umiiyak. O habang nagpo-pray po kayo para sa family mo na hindi paligtas. Yung luha po, yun po yung napakagandang luha. Yung luha. Kapag dry eye lang po tayo sa ating Christian living, okay? Anong ori ng prayer meron sa'yo kung walang kasamang luha sa ating prayer? Anong uri ng Christian living po yan? Wala po kayong hangarin? Wala po ba tayong hangarin sa harapan ng Diyos? Sana, ito ay mangyari sana, Panginoon. Yung time team na natin prayer ba? Ano ba yung time team natin na prayer? Okay. Sana walang sakit sa mga anak? Kung walang sakit, siguro mga 10 years, 20 years extension sa buhay nila kung walang sakit. Pagkatapos ng 10 years, 20 years na extension sa kanilang buhay, saan sila pupunta? Mamatay pa din, mapapahamak sila sa impierno. Mahabang buhay dito sa lupa, hindi po yun kaloba ng Diyos. Kahit maiksiman o mahaba, nasa kamay ng Diyos. Ang prayer po natin ay dapat, kahit maiksi yung buhay po, buhay ko o buhay nila, sana makasama sila sa langit. Yun po yung mas tamang prayer. Nakinig po sila ng words of God, tapos noong naunawan po nila yung words of God, ano po yung una nilang ginawa? Chapter 9. Nang 24 na araw ng buwan ito, ang bayang Israel ay nagtipon-tipon na may pag-ayuno at nakasuot ng dami sako at may luha, lupa sa mga ulo nila. Ang mga Israelita ay humiwalay sa lahat ng mga dayuhan, nagtayo at nagpahayak ng kanilang mga kasalanan at ng mga kasamaan ng kanilang mga ninuno. Noong naunawan po nila yung salita ng Diyos, nag-umpisa na po yung mga another revival. Ano po yung ginawa nila?
humiwalay po sila sa lahat ng mga dayuhan. Separate. Separation. Yun po yung holiness. Separation. Nagpahayak ng kanilang mga kasalanan. Separation. Ito po yung mga umpisa ng revival. Kaya Nehemiah chapter 9, ito po yung isang mahabang mensahe para sa mga Israelita. Ito po yung parang summary po ito ng buong history ng bansang Israel dati. Kaya kung sana basahin po ninyo ito pag umuwi po kayo. So hanggang chapter 13 po, ito po yung mga storya po ni Nehemias. Okay? So bakit po, anong lesson po meron tayo dito sa storya po ni Zerubbabel, Ezra, saka Nehemias? Okay? Zerubbabel, Ezra, Nehemias. Okay? Yung temple po ay tinitirahan po ng Diyos. Yung templo ay bahay ng Diyos. Yung mga physical na temple sa bansang Israel, yung unang templo po ay Solomon Temple. Okay? Solomon Temple. So, nawasak na po. Kaya, after 70 years of Babylon captivity, ito po yung pangalawang temple. Okay? Pangalawang temple. Mas maliit po ito. Okay? Ito po ay 7 years. Ito po yung pinakamagandang temple. Okay? Nawasa. Ito rin nawasa. Ito yung pangatlong temple. Yung sa panahon po ni Herod. Ito rin po, nawasak. Nawasak, na-destroy po ito sa panahon po ng Roman Empire. Okay? Yung Herod Temple. So, John chapter 2 verse 20. John chapter 2 verse 20. Tingnan po natin. Verse 19. Sinago sila ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito, itatayo mo sa loob ng 3 araw. 21, basahin po natin. 3-1. So, 46 years. Napakalaking temple po ito, pero ito rin po nawasak. Sa panahon po ng Roman Empire, AD 70. So, ngayon po, sa Jerusalem, meron po ba templo sa Jerusalem o wala? Wala po ang templo sa Jerusalem ngayon. Ano lang meron? Isang padre lang. Isang padre. Okay. Western Wall. Yun lang natitira ngayon sa Jerusalem. Kasi ito, wasag, giba, nagiba, ito nagiba. Okay. Pero kailan po itatayo po nila yung templo po ito sa Jerusalem? Diba, after rapture, sa loob ng 7 years of tribulation, magtatayo po sila ng templo sa Jerusalem.
Doon po, lilitaw po yung mga uupo, yung Antichrist. Okay? So, yun po yung nakasula sa Daniel saka Revelation. So, anyway, pero yung mga point po dito, sabi ni Jesus, gibahin mo itong temple law. Itatayo ko sa loob ng ilang araw? 3 days. 46 years nagugol po sa pagtayo ng templo po ito. Paano? 3 days. So, gibain mo yung retreat center, itatayo ko sa loob ng 3 araw. Pwede ba? So, hindi pwede. 3 days, paano ito? Gibain mo yung mga latching building, itatayo ko sa loob ng 3 araw. Hindi pwede. Almost 2 years na ito, latching building. Malapit na matapos. Sabi po ni Jesus, itatayo ko yung templo sa loob ng 3 days. Ano po yung templo? Katawan ni Jesus. Jesus? Namatay po siya. At binuhay po siya sa mga patay. Sa loob ng 3 days. After 3 days, binuhay siya muli sa mga patay. Yun po yung templo ng Diyos. Yung katawan po ni Jesus ay templo ng Diyos. Umakyat po siya after resurrection, tapos bumaba po yung Holy Spirit. Ngayon po, nasaan po yung templo ng Diyos? Church, Iglesia ay templo ng Diyos. Si Jesus is the head, yung church is the body of Christ, doon po tumitira ang Diyos. Templo ng Diyos. Yung mga taong ligtas po ay templo ng Diyos. Kaya ang mahalaga po ngayon ay hindi po yung mga physical na templo. Hindi po yung mahalaga. Ang mahalaga po ngayon, yung templo ay mga taong ligtas. First Corinthians chapter 3, 16. First Corinthians chapter 3 verse 16. Basahin po natin ito, 3:1. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Dapat natin malaman, kayo po ay templo ng Diyos. Yung Iglesia, yung mga grupo ng mga taong ligtas ay templo ng Diyos. Yung bahay ng banal na Espiritu. Chapter 6, verse 19. Unang Korinto, chapter 6, verse 19 po. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Kayo ay templo ng Holy Spirit. Kaya hindi pwede ipasok yung alak sa templo ng Diyos. Hindi pwede ipasok yung usok ng sigarilyo sa templo ng Diyos. Hindi pwede gamitin po yung katawan po natin sa mga kasalanan. Yung body po natin ay templo ng Diyos. Kailangan po natin ingatan po ito. Yung body. Ephesians chapter 2 verse 22. Epheso chapter 2 verse 22. Basahin din po natin ito. 3:1. Nasa kanya kayo rin ay makasamang itinayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Sa kanya, kay Kristo, Jesus, kayo rin makasamang itinatayo. Kasama, makasamang itinatayo. Parang halo-bulak po kayo, halo-bulak. Isang halo-bulak. Okay? Isang bahagi po tayo ng templo ng Diyos. Ngayon, ongoing pa ito construction. Yung pinaka grand
project, construction project po ito, yung church. Itinatayo po ng Diyos yung church, tahanan ng Diyos. Kayo din, itinatayo, makasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos. Ang Diyos po ay tumitira sa atin. 2 Corinthians chapter 6. Second Corinthians chapter 6 verse 16. Anong pakikipagkaisa meron ang templo ng Diyos at sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos, ako ay mananahan sa kanila, alalaka sa gitna nila, ako ay magiging kanilang Diyos, sila ay magiging aking bayan. Tayo'y templo ng Diyos na buhay. Buhay ang Diyos. Saan po ang Diyos ngayon? Okay. Sa atin. Hindi lamang po dito sa church building. Akala mo ba na sa church building may Diyos? Hindi po. Yung katawan po natin ay templo ng Diyos. Lalo yung mga iglesia po ay templo ng Diyos. Kaya verse 17 po. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila, humiwalay kayo, sinabi ng Panginoon, huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, kayo ay aking tatanggapin. Katulad po ng teaching ni Ezra, humiwalay kayo sa mga dayuhan. Humiwalay kayo, huwag po kayo mag-asawa sa mga babaeng banyagan. Pagano, culture. Yung kanilang ginagawa. Okay. Galing po tayo doon. Hindi na po pwede bumalik sa kanilang ginagawa. Okay. Ibang lahi na po tayo, ibang lahi. Ibang uri ng wika po natin. Ibang uri ng pangarap po natin. Ibang uri ng mga goals sa buhay. Ibang uri ng layunin sa buhay. Ibang uri ng pagkain po natin. Yung pagkain po nila ay physical na pagkain. Pero yung pagkain po natin, ano po? Words of God. Salita ng Diyos. Humiwalay sa kanila, lumabas sa kanila. Huwag kang humipo ng maruming pagkain. Ang Diyos ay kasama natin. Naninirahan po sa atin at lumalakad po siya sa atin. Kung hindi mo ito na-experience, Pastor, parang hindi ko nararamdaman na lumalakad ang Diyos sa akin, kumikilos siya sa akin. So, mag-usap po tayo. Punta po kayo. So, mag-usap po tayo. Kung ano po ang mali sa pamumuhay ng Kristiyano. Kung meron pong mali, kung meron pong mga problema sa ating Christian living, kailangan po natin pag-usapan. Okay? Para malaman po natin kung ano po ang mali, kung ano ang kailangan baguhin, ayusin sa ating Christian living. Para bumalik po tayo. So, magmula bukas po, mayroon po tayong Grand Bible Seminar. So, yung magtuturo po si Pastor Jojo from Philly Church. Kaya, sana po bawat isa sa mga members ay isama po yung mga invitees, lalo po sa mga mahal po natin sa buhay. So, gastos natin yung ating pera para sa kanila. Yung ating oras, gastos natin para sa kanila. Hindi pwede salita lang. Hindi mabisa po yung bibig lang. Kapag kasamang mga pagkain o gastos, mas mabisa po yun. Yung members po, lahat po ay dapat sumama. Tapos isama rin po
kahit yung mga estudyante, kahit busy po kayo sa maraming gawain sa church, pero unahin po natin itong gawain ng Diyos. Kahit busy po kayo sa trabaho, pagod sa maraming ginagawa, unahin po natin itong gawain ng Diyos. So, meron pong mga bagong maliligtas sa pamamagitan ng itong Bible Seminar. So, pati po, kaya isama po natin sa inyong prayer, yung darating na Bible Seminar. So, let's pray, manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe na ipinagkaloob niyo po sa amin. Pakalooban niyo po kami ng time-time na puso kagaya ni Nehemias para sa kababayan po niya. Dinadalangin din po namin, Panginoon, yung mga minamahal po namin sa buhay na hindi paligtas. Meron din po kaming hangarin sa puso na sana maligtas po yung mga mahal sa buhay. Sana lumago po kami sa aming pananampalataya at pagkakilala sa iyo. Naniniwala po kami na lahat po ng aming mga ipinapanalangin ay pinapakinggan ng Panginoon at tinutupad po ng Panginoon ayon po sa inyong dakilang kalooban. Hawakan niyo po ang mga kapatidan na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok sa pamamagitan ng makapangyarihan kamay mo, Panginoon. Magmula bukas, kaganapin po namin ang Bible Seminar sa pangalan mo. Mauna po kayong kumilos sa lahat ng puso na inimbitahan po namin sa itong Grand Bible Seminar. Gamitin niyo po kaming lahat. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Jesu Kristo. Amen.